Good morning guys, kamusta kayo? Ayun, bali bigla nga lang pumasok sa isip ko na pumunta sa Aguinaldo Shrine. Inaya ko rin si Titos of Manila kaso may sira daw yung freno niya. Kaya solo ride muna tayo ngayon. Maaga tayo umalis at talagang madilim pa ang mga kalsada. Kaya wala rin ako masyado nakuhanan ng video. Sakto nga ang dating ko dito sa Aguinaldo Shrine. Pasikat pala ang araw. First time ko nga pala pumunta rito na nakabisikleta. Ayos naman ang biyahe. Puro patag. Kaya lang pagkasusundin mo si Waze, talagang minsan maliligaw ka. Yung imbis na pwede kang dumiretso pero papayu-turning ka pa. Sigurado ako kayang-kaya ito ng mga newbie. Kaya lang sa sobrang puro patag, parang nakakainip na. Parang anlayo na ng narating mo. Pero kakaunting kilometro pa lang ang tinakbo mo. Eto na nga ang shrine. Libre lang pumasok dito. Pero nakasara yung main gate, baka malito kayo. Merong maliit na gate. Doon kayo papasok. Ang inaasahan ko sana sa Aguinaldo Shrine ay tahimik. Pero para na rin pala itong park. May mga nagja-jogging, may nagzo-zumba. Wala rin naman masyadong makikita bukod sa structure na to. Kaya hindi na rin ako nagtagal. Nag-video-video lang ako sandali at uminom ng tubig. Pagkatapos ay umalis na din ako. Bago nga pala ako pumunta rito, nag-iisip ako kung saan kaya magandang pumunta. Mga national or historical landmark o di kaya ay may mga nature. Naghahanap kasi ako ng magandang scenery. Sa Antipolo sana, kaso ayaw ko muna sa mga lusong dahil hindi ako komportable. May naririnig kasi ako mga langit-ngit sa bike ko ngayon. Nakakasawa rin naman kasi sa MOA. Isang bilog lang ang iniikutan. Bilib nga ako kay Titos of Manila. Umiikot ng 50 kilometers sa MOA. Leisure rider kasi ako. Gusto ko yung padjak ko. Pasyal na din. Ayun lang. Bye-bye!